What's up mga boss? Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon hindi pa kami busy. So habang hindi pa kami busy, humiling sa atin si Mark na magpakabit ng hazard. So kakabitan natin ng hazard yung motor ni Mark, yung isang assistant ko. So yun lang muna yung ituturo natin sa inyo para sa hindi pa nakakabit yung sa wala pang hazard. So isa itong idea o may share ko sa inyo mga boss kung paano magkabit ng hazard. So need lang natin yung hazard switch. So hanap tayo dito ng hazard switch. Hazard switch. So ito yung hazard switch mga boss. Ayan, hazard switch. So meron siyang tatlong wire. Ito yun. So ito yung motor ni Mark. Hello guys, welcome to me guys. Ito si Mark na bungoton. So ito, kailangan natin tanggalin to mga boss. Tanggalin natin. At yung ano din ito mga boss, yung flusher relay kailangan natin tanggalin. Kailangan natin palitan ng ibang flusher. So itong flusher relay mga boss, ang nakalagay kasi dito is 10 watts by 2 plus 3.4 watts. So hindi niya kayang magdala ng apat na ilaw. So kasi apat yung ilaw natin dito, dito, saka dalawa dun sa hulihan. At mayroon pa dito sa panel gauge, mayroon pa dito isa. So lima lahat. So para mapailaw din natin dito sa kanyang panel gauge, kasi isa lang yung ilaw dito, meron tayong ilalagay kung paano natin mapailaw yung dito sa kanyang panel gauge. So tuturo ko sa inyo kung ano yung gagamitin natin. So hanap tayo ng sirang radio para makakuha tayo ng diode, kasi diode yung ilalagay natin. So maya maya pagkatapos ni Mark, pakita natin kung paano natin gawin yung hazard. Okay. So ito siya mga boss, kahanap ako ng pwedeng mapagkuha na ng diode. So ito yung tri-lead na ilaw. Mayroon itong limang pirasong diode. Pero kakaibang diode ito mga boss, ibang klase. Ito yung diode niya. Isa, dalawa, tatlo, apat na. So dalawa lang yung kukunin natin dito. So madali lang itong kunin. So tanggalin natin yung dalawa. At ito nga pala yung flusher relay na gagamitin natin mga boss. So electronic to, kaso lang mataas yung watts na, 21 watts by 2 plus 3.4. Ito na yung diode mga boss. Yan, pinag-isa ko na sila. So hindi masyado makita, no? Ito yan. So yung pinag-isa ko mga boss, yun yung positive side. At yung negative side naman ay yung walang dolo, no? Ay yung walang karugtong. So yung karugtong na yan, doon natin i-dudugtong doon sa papuntang ilaw doon sa ating gas board. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. So ito na siya ngayon mga boss. Binutasan ko na. So ito yung hazard natin. Dito natin ikabit. Yun yan. So mahigpit-higpit siya konti mga boss. Mas maganda yun para hindi siya mahugot. Kasi may lock pa to dito sa gilid. Ito yung lock niya. Kaya kailangan sakto lang yung pagkalagay niya para pag pumasok siya, maglalock itong magkabilang gilid. Okay. So sunod natin gawin ay
kailangan nating sa mga hindi pa marunong kung paano mag kabit ng hazard switch. So para matuto kayo mag DIY, so explain natin yung bawat kulay ng ating ating code ng ating ilaw. So yung color code ng ating Schmas 115 mga boss, ito yan. So yung kulay na parang sky blue, ito yung galing ng ating flasher lane. So ito yung sa gitna, ito yung sa signal light, at itong gilid naman na may black sa signal light din ito. So ang kukunin niya lang dito yung tatlo na yan, yung wire dito sa ating socket, mayroon itong tatlo, mayroong yellow, blue at saka yung red. So yung yellow mga boss, ikabit niya dito sa ito, pinakagilid, yung galing sa flasher relay natin. Tapos yung dalawang blue at red, dito nyo na ikabit sa black at saka yung green na sa gitna. So para hindi masyado mataas, dito natin tatanggalin yung wire. Tapos pag-apaw natin dito yung wire sa loob, yun yun, oh, para hindi malayo, para maganda tignan, hindi pangit. So okay, pakita ko na lang sa inyo kung paano magdugtong. So balatan natin para makita natin yung wire na sinasabi natin. Dito na lang natin ipadaan para malinis tignan. So ito na siya mga boss. So nakikita na natin dito yung galing ng flasher relay. So yung hanapin na lang natin ay yung green. Ito yung isa, ito yung isa, ito dalawa na. Yung papunta naman ng signal light, ito yun, itong solid black. Huwag yung black with white stripe mga boss, dahil yun ang ground natin. So ground yun, itong white yung black with white stripe, yan ground yan, yan yung ground ng ating Schmas. So ngayon ito yung tatlo. So ngayon ito yung babalatan natin mga boss. So balatan natin. So ito lang gamitin natin, wala akong wire stripper, sira yung wire stripper. Balatan din natin tong dulo na to para maikabit natin. So, ano siya? So yung sa gitna, yellow wire, ikabit natin dito sa wire na galing flasher relay. So ganun lang natin. Tapos tape natin.
8 yung isa. Kahit magkabalik ta dito mga boss, okay lang. Kasi both side naman yung ano, iilaw dito. So, tape din natin. At yung panghuli. So okay, tapos na. So balik na natin tong socket ng ating signal light. Signal light switch, balik na natin. Okay. So kabit natin tong ating flasher relay. So kabit natin yung flasher relay na bago. So paliwanag muna pala mga boss. So yung nakadating nakalagay mga boss ay 10 watts, 10 watts by 2 plus 3.4 watts. So ngayon binago natin, dinagdagan natin ng wattage, nilagay natin ay 21 watts by 2 plus 3.4 watts. So kaya niyang dalhin yung ilaw na 5 or 6 bulb. So kinabit na natin, oh. So kinabit na natin dito. Tapos testing natin. I-on natin. Tapos kinabit na natin tong switch, hazard switch. So ngayon pindutin natin. Yun, mga gana na siya mga boss. So both side, front, then rear. So patayin natin yung hazard dito mga boss. Yeah, ito yung isa na sabi ko, hindi siya umiilaw kapag naka-hazard. So pindutin natin yung hazard. So umiilaw siya, pero hindi siya umiilaw dito. So gagawin natin, pailawin natin yan, gamit natin yung diode. So kapag pinatay natin yan, kapag ginamit natin yung signal light yan, tsaka pa siya mag-iilaw both side. So ngayon paano natin mapailaw yan? So basic lang din yan. So meron akong inihanda dito na diode. So ito ngayon mga boss, yung dalawang wire, no? So nagtitrigger lang sa kanya yung mismong ilaw, kaya siya umiilaw dito. Kasi ito left and right to nakakonnect. So gawin natin, putulin natin to. Magkabilaan. At yung isang wire dito mga boss ay ikabit natin sa ginawa nating diode. So kailangan nating isulda to. So yan. So maitim. So hinanga natin. At yung positive side mga boss, dito sa taas ang positive side, so negative side. So ma-identify nyo lang yung ganitong diode mga boss kapag gumamit kayo ng multi-tester. So ito yung positive side, yung may puti, yung may diode na may kulay, yung may puti na kulay sa kabilang gilid, yun yung positive side. So ikabit natin. So yun, nakabit na natin. Balatan naman natin yung dalawa. So tanggalan lang natin yung itim para dumikit yung ating
hinang. At solda natin. Itong magkabilang dulo mga boss, dito natin ikabit sa diode natin. So unahin natin dito, tapos kabila, yun. So itong kabilang dulo mga boss ay i-connect natin sa body ground. So balatan natin at dugtungan natin ang wire para ma-connect natin sa ground. So solda natin. Tapos dugtungan. Tapos itong dolo na to, dito natin ikabit. Lagyan natin ng terminal I. So, balatan natin. Para yung dolo, ikabit natin sa terminal I. So, ito yung terminal I mga boss. So, lagyan natin ng hinang yung terminal I natin para hindi maglo-loose yung wire. Yun. Tapos ikabit natin. Lagyan natin to. Tapos itupik natin. Tapos lagyan natin electrical tape. So huwag din natin kalimutan i-close yun. Lagyan din natin ng electrical tape. So dahil maliit siya, ganito lang ang paglagay ng electrical tape niyan mga boss. Ganon. Tapos yan. Tapos balot na diretso. Yun. Kasi wala akong mahanap na malaki na fuse mga boss. Pero ito okay lang din naman to. Tapos idikit natin dito sa gilid. Ganyan. At lagyan natin ng fuse glue dito para hindi mahatak. Okay. Ngayon i-testing muna natin para ma-prove ninyo na iilaw talaga siya. So dito muna natin ikabit ito pansamantala. So ikabit natin sa ground para mapailaw na natin yung ginagawa natin at matatapos na. So pwede rin natin dito na lang ilagay.
kasi malapit din naman yung ano, mahaba-haba rin naman yung wire. So, pwede lang dito natin ikabit. Yun. So, switch on. Try to test. Yun ang mga boss. Nilaw na siya. So, hazard switch yun. So, pakita natin sa inyo. So, hazard. Yun, hazard siya. Tapos dito rin. Yun, nilaw na siya mga boss. Tapos, off natin yung hazard. On. Off. So, okay na. Tapos, on natin yung signal light. So, nilaw siya. Kabila, nilaw siya. So, yun lang. Napaka-basic lang mga boss. Babalot na natin ito para makita natin yung finish na gawa natin. Pasensya na kayo sa background mga boss, eh nasa tabi kami ng daan. Nasa daan, nasa daan. Mayroong baha. Nasa tabing kalsada kami mga boss, yung shop namin. Kaya maraming dumadaan ng mga sasakyan. Tsaka nagbabaha. Tsaka nagbaha. May alon dito malaki. A few moments later.